Sige, bumalik ka na sa kung ano mang ginagawa mo. Pasensya ka na sa istorbo. Inisang lagok niya ang hawak na champagne. Napangiwi siya nang maramdaman ng biglang pagpitik ng kanyang ulo. Dahan this headache na isa loob niya. Ipinagpasalamat niyang agad din nagsabsidang sakit. Nagkita tayo sa concert at ngayon heto na naman tayo. Wika nito maya-maya. Sinusundan mo ba ako, Alena? Sinalubong niya ang mga mata nito. Masyado bang halata? Oo. You don't mind, do you? Unfortunately, I do mind. Hindi nga. Nagsalubong ang kilay nito na tila ba sinasabing makuha ka sa tingin. Okay, nakuha ko. Kung ganon, tigilan mo ng pagsunod-sunod sa akin. Kahit ano pang gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. You've hurt me enough. Hindi ako tanga para ulitin ang pagkakamalin yon. Ronan, sweetie pie, sino naman ang nagsabi sa'yo na sasaktan uli kita? Leave me alone, Alena. His voice was very cold and his eyes pierced right through her. You're starting to get on my nerves, Alena. Gusto niyang pagdudahan ng mga sinabi sa kanya ni na Daniel at Marty tungkol sa totoong nararamdaman ni Ronan para sa kanya hanggang sa mga sandaling yon. Pero dahil masakit ang una, mas pinili niyang paniwalaan ang sinabi ni na Daniel at Marty. I had my reasons for leaving you before, Ronan. I don't need to hear them. Bakit? Anong bakit? Alena, sa tingin mo, isang malaking biro lang ang nangyari sa atin. Kung nagagawa mo pa rin tumawa pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin noon, pwes ako hindi. Kaya kung ayaw mong makita kung anong idinulot sa akin ang pangyayaring yon, stop making fun of me. I'm not making fun of you. Gusto ko lang naman magpaliwanag tungkol sa dahilan ng paglayo ko noon. Fine. Isulat mo na lang sa papel ang lahat ng gusto mong sabihin at babasahin ko na lang. Siguro naman ngayon ay wala ng dahilan para magpakita ka pa sa akin sa bawat pagkakataon. Kumilos ito at kinuha ang hawak niyang baso. Leave me alone, Alena. I have had enough heartache over you. Pagkasabi niyo ay iniwan na siya nito. Ang huling sinabi nito ang umalog sa tatag ng kalooban niya na ipaglaban ang damdamin niya para dito. Nasaktan niya ito ng labis. At sa ginawa niyang paglapit dito, ay nanariwa ang sakit. Kaya lang, kung susundin niya ang hiling nito, paano pa siya makakabawi rito? Nangangako siyang hindi na uli niya sasaktan ito. Kung sakaling makuha uli niya ang pagmamahal nito. I just want to make it all up to you, Ronan. Sambit niya habang sinusundan ito ng tingin. Kung titigilan kong pagpapapansin sa'yo, paano mong malalaman na hindi ko naman talaga ginustong saktan ka noon? Na ayaw ko naman talagang iwan ka? Na napabuntong hininga siya. Maisulat na nga lang ito sa papel. Laglag ang balikat na naglakad siya patungo sa exit ng venue. Tama na siguro ang mga nakalap niyang impormasyon sa okasyong yon para ma-report kay Edward, kaya uuwi na siya. Tutal naman nakuha na niya ang mga gusto niyang mangyari sa buhay niya ng araw na yon. Idagdag pang sumasakit ang ulo niya. Kailangan niyang ipahinga yon. As for her crusade to recapture Ronan's heart, she might need a little more time to think of ways to pursue him subtly. Yup, itutuloy niya ang panunuyo rito sa kabila ng pagbabawal nito. Nakayuko siya habang naglalakad, kaya hindi agad niya napansin ang kasalubong niya. Bumangga siya rito. Pero sa halip na mag-sorry, ay hinostage niya ang manggas ng suot nitong long-sleeve polo. Pwede bang magpatulong na makahingi ng aspirin sa mga tao rito? Baka meron ng mga waiter. Hindi kasama sa trabaho ng mga waiter ko mag-stock ng aspirin para sa mga taong hindi nag-iisip at nagpapakalango sa alak. Otomatikong napatingala siya sa nagsalita. Sa pakiwari niya ay bumukas ang langit at nag-awitan ng mga anghel nang makita niya kung sinong swerteng nahagip ng kanyang mapagpalang kamay. Ronan, hindi na muna niya inabuso ang magandang pagkakataong yun na makadikit dito dahil mukhang hindi pa rin kasi magandang mood nito. Sorry, sige, kay Marty na lang ako magpapahanap ng aspirin. Kanino ko pa hinahanap si Marty at kanino ko pa rin siya hindi makita? Okay. Bibili na lang siguro ako sa madaraanan kong butika. Balak na talaga niyang umalis para hindi na lalong sumama ang mood nito. Ang problema, nakaharang ito sa daraanan niya. Masakit ang ulo mo? Medyo. Pumalatak ito. Alam mong mababa ang tolerance mo sa alak pero uminom ka pa rin. Saan mo ba itinago ang utak mo? Dito. Itinuro niya ang kanyang siko. Nagsalubong ang mga kilay nito. Gayunman mukhang napagod na rin ito sa pakikisakay sa mga sinasabi niya.
Inilabas nito ang cellphone nito at may tinawagan. I'm going out. Sabi nito sa kausap nito sa kabilang linya. Ikaw na muna ang bahala riyan habang wala ako. Kung magkakaproblema na hindi mo kayang resolbahan mag-isa, saka mo ako tawagan, okay? He then turned off his phone and took her hand. Let's go. Go? Ihahatid na kita. Alam kong wala ka na sa katinoan ngayong nahaluan na ng alkohol ang sistema mo. That would be nice, Ronan. That would be very nice. Hindi na nakaabot pa sa silid niya si Alena. Sa supa niya pa dapang ibinagsak ang kanyang katawan. Nakalaylay pa nga ang kalahati ng katawan niya dahil hindi talaga niya makayang gumalaw. Hindi naman na masakit ang ulo niya. Antok na antok lang talaga siya. Huwag ka dito matulog, Alena. Doon ka sa kwarto mo. I'll be fine here. Kinapa niya ang crow pillow na hindi naman mahagilap ng kanyang kamay. Lilipat na lang ako ron mamaya kapag okay ng pakiramdam ko. Dito ka matutulog? Na, iidlip lang ako. Uminom ka muna ng gamot. Mamaya na lang, iidlip muna ako. Nagpatuloy siya sa pagkapa sa crow pillow. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang ulo. At ilang sandali pa'y lumapat ang mukha niya sa malambot na unan. Binalingan niya si Ronan. Ito pa lang naglagay ng crow pillow sa ilalim ng ulo niya. Hi, inaantok na bati niya rito. Ang gwapo mo talaga. Ikaw naman, ang daldal mo pa rin kahit inaantok ka na. Hindi ako inaantok. Ganito lang talaga ako kapag may nararamdamang kakaiba. Niyakap niya ang crow pillow. Aalis ka na? Ang paghahatid lang sa'yo sa bahay mo ang ini-offer ko. Oo nga naman. Sige, ingat ka. And thanks for bringing me here. Pumikit uli siya. Narinig niya itong nagpaalam. Tumango lang siya bilang tugon. She was ready to spend another lonely night in a lala land when she felt something at her feet. Sa gulat ay bigla siyang napatayo at noon niya nakita si Ronan. Hindi pa pala ito umuuwi. What are you doing? Tanong niya rito. I'm taking your shoes off para mas maging komportable ang tulog mo. Nakatingkayad ito sa dulo ng sofa. Hawak ang isang sapatos niya. Bumalik ka na uli sa pagtulog. Pasensya na kung naistorbo kita. Okay, pumikit uli siya. Hindi ka man lang ba magpapalit ng damit bago ka matulog? Lihim siyang napangiti. Ronan, if you want to take care of me, please do so. I won't mind. Why would I care for someone like you? Because I think I might need some help taking off my other shoe. Wala na siyang narinig na ano pa man mula rito. Ang akala niya iniwan na talaga siya nito. Kaya nagulat na naman siya nang maramdaman niyang paghawak nito sa kanyang paa. Nagdiwang ang kalooban niya. Thank you. You're welcome. May kailangan ka pa? How about giving me a kiss? Hindi ito sumagot. I was just kidding. Dagling bawi niya. Wala na akong kailangan. Nandito na ang lahat ng kailangan ko. Pinalo-palo pa niya ang crow pillow bago muling inunan. Sa ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Gusto pa sana niyang abusuhin ang kabaitan ng Diyos sa kanya ng mga sandaling yon dahil natutuwa pa siyang makasama si Ronan nang hindi niya kailangan maghirap magpapansin. Kaya lang lahat ng sobra ay masama. Kaya makukontento na siya sa anumang ibinigay sa kanya ng Diyos ngayon. With a smile on her lips, she let sleep take over. Nanatiling nakatayo si Ronan at pinagmamasdan ang mukha ni Alena habang natutulog ito. He knew he should walk away now and never turn back, the way Alena did before. Ngunit habang patuloy niyang pinagmamasdan ito, pakiramdam niya ay lalong dumidikit ang mga paa niya sa carpeted floor ng sala nito. She still had the most beautiful face he had ever seen. With such beauty, no one would think she was capable of crushing someone's heart. Namalayan na lang niya na unti-unting umaangat ang kamay niya at dumapo sa makinis na pisngi nito. Touching her once again brought back beautiful memories of the time when all they did was laugh all day. Of the time when all he wanted to do was make her happy. Of the time when the meaning of life to him was her. Nakita niyang gumalaw ang mga labi nito. At tila may kung anong sinasabi. Masyadong mahina ang boses nito. Kaya inilapit niya ang tenga niya sa bibig nito upang marinig niyang sinasabi nito. Ronan, I'm sorry, she murmured. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang yon sa buong buhay niya. Pero ngayon lang niya naramdaman ang kakaibang klase ng sincerity. Pakiramdam niya ay may humawak sa puso niya at pinigay yon.
Sorry, sabi uli nito. Napansin din niya ang pagtakas ng mga luha mula sa nakapikit na mga mata nito. Naglandas ang mga iyon sa mga pisngin nito. Tinitigan lang niya ito habang pinipigilan ang sarili na buksan uli ang puso niya para dito. One heartache was enough. To get hurt again by the same woman would be too much. Tumayo na siya bago pa niya ipagkanulo ang kanyang sarili. Kailangan na niyang umalis at balikan ang bagong buhay niya na pinaghirapan niyang buuin nang basta na lang siya iniwan nito. No more Mr. Heartache. Dinampot niya ang sapatos nito at maayos na inilagay iyon sa sahig sa gawing paanan nito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid nito at kinuha ito ng kumot. Sunod na hinanap niyang medicine cabinet upang maghanap ng aspirin. Nang wala siyang makita ni isang gamot sa bahay ay mabilis siyang nagtungo sa pinakamalapit na butika. Bumili rin siya ng ilang ingredients upang maipagluto ito ng makakain ito pag gising. Habala siya sa pagluluto sa kusina nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kaibigan niya si Jamik ang nasa kabilang linya. Napatawag ka, tanong niya rito. Nabalitaan ko mula kay Martin na nasa launch ka raw ng bagong sister publication ng Hercules. Napakunot na o siya. Knowing his friends, malamang ay nasabi na ni Marty sa mga itong mga pangyayari sa magazine launch nito. Jamik, isa kang senador, hindi usosero. Sino naman na nagsabi nag-uusyoso ako? Talaga lang ha, so bakit ka tumawag? Because Marty told me you went out with your ex-girlfriend. Curious is the right term, my friend. Curious. So how was your second meeting with Alena? Kayo na ulit? Bakit? Selos ka? Oo eh. Alam mo naman. I heart you, man. I'm turning off my phone now, Jamik. Just a second, my friend. May ilang bagay lang akong gustong iparating sa'yo bilang susunod na presidente ng bansang ito. Hinilot niya ang sentido niya na kumikirot na. Fine. What is it? Ronan, dude, kung ano man yung mga gagawin mo pa, sana ay pag-isipan mong mabuti. Gusto kitang paalalahanan na ang Alena na kasama mo ngayon ay ang Alena na dumurog sa puso mo at muntik nang sumunog sa lapay ni Marty. Kababangon mo palang sa kamiserablehan, pare. Sigurado ka bang marunong akong matuto sa mga pagkakamali ko? Kaya huwag ka na masyadong mag-alala dahil hindi ako mapapariwara, inay. Lol, mas matanda ka kaya sa akin. Oo, lalo na sa isip. Inilipat niya sa platito ang mga naipritong hotdog. I know what you're trying to say. Thanks, man. I'm not trying to say anything. I'm just curious. Giit nito. Anyway, magkita na lang tayo sa The Alcove. Alcove, huwag mong sabihin na pinatulan mong pakulo ni Marty. Bakit hindi? Wala akong importanteng lakad sa araw na yon. Saka gusto ko rin mag-relax. Ilang buwan na rin akong sub-sub sa trabaho. Kung ako sa'yo, hindi ko papatulan ang kalokohan yun ni Marty. Saglit itong nawalan ng imik sa kabilang linya. Na magsalita uli ito ay may nagbago na sa tono ng boses nito. Hindi ka pupunta? And then, totoo nga na pumayag na si Alena sa imbitasyon ni Marty sa alcove? Gusto niyang matawa. Halata kasing gusto nitong punteriyahin sa huli nitong sinabi. Jamik, ang dami mong pwedeng pagkabitan ng pangalan ni Alena sa barkada. Bakit si Marty pa? Bakit naman hindi pwede si Marty? Marty taking in another woman. Besides, Edward Argiles is like telling a pea that it should grow up to be a big bad wolf. Ano? Nothing. Good night. He turned off his phone. Ako pang uutakan ng mga to. Pagkatapos niya magprito ay nagluto naman siya ng vegetable soup. At ilan pang putahe na makakain ni Alena pag gising nito. Mabuti na may maiwang matinong pagkain sa mesa bago siya umalis. Ngayon lang to. Ani niya sa sarili. Ngayon lang.